Ayan, hello mga Jai. Good afternoon, good morning, good evening. O kung nasa man kayo, kamusta kayo dyan? Sana okay lang naman din kayo lahat, no? Ayan, so nandito tayo ngayon, share naman. Share ko ulit ngayon yung ating The Tortang Talong series. Ayan, so hindi ko nga alam kung bakit i-share ko pa to. Napakasimple naman itong recipe na to, di ba? Talong at saka itlog. Anyway, wala lang. At least lang, meron lang akong maipost ba? Anyway, seryoso. Ayan, kidding aside. So, ayan, nga, bumili ako sa palengke ng yung nakataling 3 pirasong talong na 20 pesos na. Ayan, so pinili ko lang yung medyo walang butas at pinagdadasal ko na sana nga ay walang uod. Kaya lang, may pa-surprise pa rin ang isa. Ayan. So, inihaw ko lang to actually, yung ating talong. Tapos, pinalamig saglit. And then, ayan, sinimulan ko na siyang balatan. So, maya-maya din ay hahatiin natin para masilip natin, no? Kung meron na siyang uod. At, ayan, surprisingly, meron niya. So, hindi ko naman tinapon yung talong na may uod. Kasi sayang din naman. Makakain pa rin yan. Laman chan din yan. Mga Jai, diba? Ayan. Tapos, nagbati na rin ako ng dalawang itlog. Ayan, na medyo. Yung size na, size ng itlog na binili ko is XL na yan, ha? And medyo mahal na rin yung itlog natin ngayon sa palengke. Yung isang 3 yata, and nasa 230 na yung XL na size. Tapos, ayun, wala naman akong choice, kundi bumili pa rin. Ayan. Tapos, medyo maarte ako. Ayan. Yung simpleng tortang talong, ayan, dinagdagan ko pa ng sibuyas, dahon, tsaka ng paminta, asin, tsaka betchin. Ayan, pero, ano naman, medyo social naman yung ating tortang talong. Ayan. At medyo masarap din, actually, pag, kinain na natin. Ayan. So, this recipe is by request ni Habi, ah. Siyempre, kailangan naman nating sundin yung boss natin. Mahirap naman kung hindi natin sundin. Baka hindi tayo pasakurin. Ayan. So, favorite din kasi talaga niya ang tortang talong. And sabi nga niya, tagal na daw niya hindi nakakain ng ganito. Kaya, ayun, bumili na lang din ako. Char. Parang napilitan lang niya. Anyway, so, ayan, binabad ko lang siya sa ating itlog para at least ma-absorb naman kahit papano ng ating talong yung itlog natin. Ayan, so nagpainit na ako sa kawali and then sinalang ko na yung ating unang talong. Ayan, so medyo iba-brown lang natin siya. Saka natin siya babaliktarin. Ayan. Tapos, napakaswerte naman ng ating last na talong at lahat ng natirang itlog isa kanya napunta. Ay nako, malamang kay Habi lang din ito mapunta. Wala naman akong choice. Ayan. So, ayan, ang result nito is sobrang sarap talaga kasi nagdagdag talaga ng panlasa yung ating sibuyas dahon. Which is, try nyo rin. Pero kung nagtitipid kayo, pwede na yun kahit wala. Ganun din naman, laman chan din. At ayan na yung result ng ating The Tortang Talong series. Ayan. Thank you po.